What's up mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo para makapag-share sa inyo ng mga panibagong videos at tutorial patungkol sa ating mga motor. So ngayon araw mga bro, sasagutin ko lang. Isang maikling video lang ito. Ano mga bro, tiyagayin nyo na. So meron kasi nagtatanong paano daw malalaman kung dapat na bang palitin yung ating mga knuckle bearing or yung ball bearing na tinatawag ng iba. So yan yung sasagutin natin ngayon araw. At syempre bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. And hit the notification bell para po lagi kayong updated kung meron tayong mga panibagong videos na i-upload. Bago natin umpisahan mga bro, ano ba yung knuckle bearing? Saan ba makikita ito? So ang knuckle bearing mga bro or yung ball bearing na tinatawag, makikita yun sa ating mga T-post. Ano? Yung T-post natin, meron siyang bearing sa taas, meron siyang bearing sa baba. So magkaiba yung size nung sa taas, mas malaki yung sa baba kumpara dun sa taas. So dito natin makikita yan. So bali ang unit na ito mga bro, ang gagawin nating sample ay yung Raider 150. So makikita nyo mga bro yung bearing is dito. Ayan, isa dito, tapos isa dyan. So dun sa nagtatanong, ano daw yung mga palatandaan or mga sintomas na kailangan nyo ng palitan. So minsan mga bro, kahit hindi nyo alugin yung inyong mga telescopic, mararamdaman nyo, parang may lumalagutok. Minsan pag naluluba kayo, parang may lumalagutok yan. Isa yon. Pangalawa, yung kumakabig. Minsan pakaliwa, minsan pakanan. Kadalasan pakaliwa eh. Ayon sa experience ko, ano mga bro, minsan pakaliwa, minsan naman pakanan. Tapos pangatlo mga bro, center stand nyo yung motor, tapos iangat nyo ng bahagya. Ayan, iangat nyo ito. Ayan, so dapat nakahang yung gulong. Tapos alugin nyo. Ayan, alugin nyo, dapat walang alog. Ayan, kung mapapansin nyo itong radio na ito, may alog sya. Ayan o, ayan mga bro, kita ba? Ayan o, so wala sya sa center stand, nasa ano talaga sya, nasa knuckle talaga sya o. Ayan, so isang palatandaan yun mga bro, pag umaalog na sya, kailangan nyo nang palitan yung ating knuckle bearing. So dapat kasi mga bro, walang alog yan. Ayan o, ito papalitan na natin ito eh, itong radio na ito, no? Yan, so ganun lang mga bro. Sana dun sa nagtatanong, sana nasagot ko yung tanong nyo. Ganun lang mga bro, kasimple, para malaman kung dapat na bang palitin yung ating mga knuckle bearing. Tapos, dun pala mga bro, sa nagre-request ng diagram ng headlight ng Rouser LS135, yung socket dun sa display natin, abang-abangan nyo na lang mga bro, kasi gagawa tayo ng tutorial patungkol sa socket ng display ng headlight. Ano mga bro? Tapos, kung mapapansin nyo, dun sa nagtatanong, kung swak ba yung bracket ng Raider 150 sa DL150, ano? Ito yan mga bro. Kung mapapansin nyo, nagkabit tayo ng kulay white. Di ba kulay black yan? Yan, kulay white nagpalit tayo. Pero, pang Raider 150 yan. So, swak siya mga bro. Bali, ang ginawa ko lang na conversion dito, nagbutas lang ako ng panibago. Dito sa taas, nagbutas lang ako ng panibago dyan. Yun lang, wala nang iba. Tapos, puwepersen nyo lang siya ng konti. Ayan. Siyempre, tatabasan nyo yung fairings nyo ng konti. No? Tapos, baka trip nyo mga bro yung bracket na pinagpalitan ko. So, pag-PM lang kayo mga bro at pag-usapan natin. No? Kasi meron nang nag-message sa akin eh. Kasama na yung ito. Kasi meron ako mga stock na ganito mga bro, yung mga base plate ano. So ayan, siguro hanggang dito lang yung video natin mga bro. Maraming maraming salamat sa panonood at ride safe kayo lagi.